Oh, ito na guys, umpisa na natin. Yung tubig nyo kailangan guys, nakares siya at least 2 hours. 2 hours siya. Kanina ko pa ito nilagay para nakababa na yung chlorine niya. Welcome back to my channel, Melody's Mini Garden. At ngayong araw na to guys, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng pesticide para sa ating mga halaman. Gaya ng mga Vietnamese rose. Kasi yung mga Vietnamese rose natin, nagkakaroon siya ng puti-puting insekto. Sabi ng mga napagtanungan ko, langgam daw yun. So, kailangan natin sila puksain para hindi pumangit yung ating Vietnamese rose. So, gagawa tayo ng homemade na pesticide na makikita lang natin sa kusina natin na hindi natin kailangan gumastos pa ng mahal para lang meron tayong pamatay insekto. So, ito, lahat ng ito sa kusina lang namin kung siya nakita. So, ito, meron tayong baking soda, tos, olive oil. Pwede rin naman kayong gumamit ng ibang klase ng oil, gaya ng vegetable oil or kung anong cooking oil na available sa kitchen nyo. Tos, meron din tayong Joy dishwashing liquid. Kasi dito, takot yung mga insekto para hindi sila kumapit sa mga halaman natin. So, gagamit din tayo ng spoon, 1 teaspoon lang. Tapos, gunting, tsaka yung tubig. 1 liter ng tubig ang kailangan natin, guys. So, tara! Gawa na tayo. So, ito na, guys. Umpisa na natin. Yung tubig nyo, kailangan, guys, nakares siya at least 2 hours. 2 hours siya. Kanina ko pa ito nilagay para nakababa na yung chlorine niya. So, ito. Unahin natin maglagay ng baking soda. Baking soda guys ha, hindi baking powder. Baka malito kasi kayo pagbili niyo sa grocery. Baking soda ang gagamitin natin. Ayan. 1 teaspoon lang ng baking soda. Huwag kayong lalampas ha, kasi matapang masyado to. Baka maano yung magka-problema sa halaman natin. So yan, lalagay natin dito yan. Tos. 3 droplets lang nitong olive oil. Basta guys, any kind of cooking oil pwede ha. Pero sa akin, olive oil lang gagamitin ko. 3 lang. Ayan, okay na yun. Ayan. Tapos itong Joy. 3 droplets lang ng Joy. Huwag niyo masyadong dadagdagan kasi baka mamatay yung halaman natin. 1, 2, 3. Ayan, 3 droplets lang guys. Pero ako, marami kasi kung halaman na gagawan, baka kapusin. Kaya 2 ganito yung gagawin ko. Ayan, shake lang natin siya. Napakadali lang nitong gawin guys. Tapos, tip ko lang sa inyo, huwag kayong magdidilig ng ganito. Huwag nyo i-spray ito sa halaman nyo na may sikat pa yung araw. Pagka wala ng araw, siguro mga 5:30 or 6 PM yan, pwede nyo na siyang diligan. Sa hapon guys ha, para kasi maano siya pagka naanoan siya ng araw, sikat na ng araw, makasama yan sa mga halaman natin. Kaya kailangan talaga sa magabi-gabi nyo na siya ididilig. Tapos yun, transfer ko lang siya dito. Ito na lang gagamitin ko guys kasi marami kong didiligan so baka mga 2 ganyan yung gagawin ko. Gagamitin ko. Ayan. Itatransfer ko lang siya rito. Tapos mamaya balik tayo pagka mga hapon na. Kasi kailangan makarest din muna din. Pagka pwede na natin siya idilig mamaya. Pakita ko rin sa inyo kung paano yung tamang pagdidilig. Thank you.
Yan guys. Gagamutin natin yung mga Vietnamese rose natin kasi marami siyang mga insekto. Sayang naman kasi pag namatay siya. Kaya ang gagawin ko, gagamutin ko na lang siya. Kaya gumawa ako ng homemade na pesticide. So ito yun guys, so yung sinasabi ko sa inyo na mga insekto na nasa Vietnamese rose ko. Yan yung mga puti-puti yan guys. Yan, gagamutin natin yan siya dyan. Pero pag-spray natin guys, kailangan sa lang, sa mga dahon niya lang, wag dun sa may lupa. Kasi may chemical yan eh. Kaya dapat dun lang. Yan guys, oh, ito oh. Mga kaplantito, mga kaplantita, ang dami niyang mga ang dami niyang mga insekto. Yun. Tsaka ang pagdidilig nito, mga kaplantito, kaplantita, once a week lang ah. Once a week lang natin siya didiligan hanggat meron siyang mga ganto. Pagka wala na, stop muna natin siya. Yan lang. Yan. Kailangan siyang gamutin. Marami na yan, Tiro. Eh, nag-worry ako sa yung mga Vietnamese rose ko. Kaya kailangan na natin silang gamutin. Yan. Basta guys, pag mag-spray kayo hapon na, huwag kayong mag-spray na mainit yung araw tsaka umaga. Pagka wala ng araw, doon na lang kayo mag-spray. Para hindi maano yung maluto, masunog yung yung ating mga halaman. Tsaka kasi kaya kailangan hindi siya maarawan kasi mainit yung mantika, yung oil na nilagay natin, mainit siya. Gamutin lang yan. Mawawala rin niya pagkat sinagaan natin yan. Ito yung ano ko nga, ate. Ang dami kasi nitong insekto. Ito, itong ano na yan. Kaya tinanggal ko lahat. Pero parang may insekto pa rin yung lupa niya. Kaya yan, gamutin na lang natin. Yan lang, lahat ng dahon niya pasadahan niyo. Update ko lang kayo mga kaplantito, mga kaplantita, sa ginawa ko na pesticide para dito sa mga Vietnamese rose ko. Tsaka pwede rin naman siya dito sa Mayana yung pesticide na ginawa ko. So okay naman siya, nabawasan naman yung niya, yung mga kulay puti niya, nabawasan naman. Kasi 2 times pa lang naman ako nagdidilig, pang 3 ngayon. Para sa akin, effective talaga yung pesticide na ginawa ko na yun. Ayan. Kitang-kita nyo naman, nabawasan siya. Yung iba wala na nga eh. Yung iba wala na siya. Wala na siya nung ayan. Lahat na yan, magaganda na yan. Kaya, recommended ko talaga siya. Talagang mabisa talaga siya. Yung pesticide na ginawa ko na yun. Yun, thank you for watching! Mga kaplantito, mga kaplantita, don't forget to like, share, and subscribe. Comment down below na rin kayo kung gusto nyo magpa-shoutout or kung ano gusto nyo ipagawa sa akin. Thank you po! Melody's Mini Garden, ang inyong kaplantita. See you on my next vlog. Bye-bye!